Today, gagawa tayo ng street food sauce na pangnegosyo in 3 ways. Kaya naman, simulan na natin. Una nating lulutuin ay yung ating sweet sauce. Ayan. At syempre, para dyan, kailangan ko ng 3 cups ng water. Pakukuluan natin yan kasama ng 3 cloves ng minced garlic at 1 small minced na red onion. Sabang nagpapakulo yan, gagawa tayo ng slurry para doon sa ating pampalapot. So, meron ako ditong 1 cup ng cassava starch. Kung wala kang cassava starch, pwede kang gumamit ng half ng corn starch tapos half din ng all-purpose flour. Lagyan natin ng half cup ng water. So, mix muna natin ito hanggang sa ma-dissolve yung ating cassava starch dito sa water. Bakit cassava starch yung gamit ko? Kasi kapag pure corn starch po, kapag lumamig na siya, is lalabdown na yung ating sauce. Unlike dito sa cassava starch, kahit kinabukasan pa to, di na siya lalabdown talaga. So, malapot talaga ang consistency nito. Yan. Kapag kumukulo na, nalagay naman natin yung 1 cup ng brown sugar. So, depende sa preference ng tamis mo. Pero, syempre, dahil matamis na sauce nga ang gagawin natin ngayon, kaya kailangan natin ma-achieve yung sweetness niya. At para syempre balance ng pampaalat, lalagyan natin ng 3 tablespoons ng soy sauce. Any brand naman po ay okay lang. So, pakuluan muna rin ulit natin ito. Kapag kumukulo na, hinaan natin ng apoy. Unti-unti nating ilagay yung ating slurry na ginawa, yung cassava starch at saka water mixture. Pero habang nilalagay natin yung mixture na to, kailangan hinahalo natin yan para hindi mamuo yung cassava starch dyan. Depende sa gusto mong lapot, no? Kaya kailangan konti-konti lang ang paglagay. Gaya nito, parang okay na to. Isi-simmer lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes. Low heat lang ha kapag nagsisimmer tayo. Hey Siri, set timer for 2 minutes. 2 minutes starting now. Yes. Hindi ko na kailangan ng timer ko. So after 2 minutes, okay na itong ating sweet sauce. Ayan. So okay na yung kanyang pagkalapot. Next naman na gagawin natin yung ating sukang maanghang. Ayan, perfect na perfect. Lalagay ko dito yung aking 2 cups ng suka or vinegar. Any brand po ay po pwede. Titimplahan natin siya ng 2/3 cup ng white sugar. Pwede kang gumamit ng light sugar. Sumunod lang, segunda nitong white, no? Pero syempre, magmamatter kasi yan sa appearance ng iyong suka. Baka sabihin nila luma na yung suka mo. Tapos ilagay natin yung 3 cloves ng minced garlic, 1/2 teaspoon ng pamintang buo na crinash natin or dinurog natin kasi mas malasa ang pamintang buo na dudurugin mo kaysa sa powder na. Okay? So 1/3 cup ng patis or fish sauce at 8 pieces ng ating calamansi. Optional, pwede mo pang lagyan ng konting iodized salt yan, pinch lang. Tapos haluin natin maigi. And then, tikman muna. So, titikman muna natin. Ang sarap! Parang bagay na to sa mga street food natin. Itong mixture na to, mas maganda to na gagawin mo siya overnight. O kaya, kung nagmamadali ka, kahit at least 30 minutes, di ba pag tumatagal, mas umaano pa yung lasa niya, yung aroma ng bawang tsaka paminta. Mas nag-stay dito sa ating mixture. Mas sumasarap yung ating suka. So, ito, stay ko muna ng 30 minutes. So, after 30 minutes, ayan, panggalin na natin sa cling wrap. Tapos, maglalagay tayo dito sa ating bote. Ang gagawin ko, strain ko siya para syempre, hindi makain ng ating mga customers yung bawang at paminta. Naku, baka imbis na bumalik, tumakbo pa sila. Tapos, hindi ko yan pinuno kasi lalagyan natin yan ng, syempre, sealed. So, depende naman sa preference ng anghang mo. Tapos, white onion. Yan, para may manamis-namis na onion. Kung walang white, okay lang din naman kahit red. Pero ako gusto ko halo. Kasi itong red, medyo matapang to eh. Tapos yung white, light lang yung kanyang lasa. Tapos syempre, pampasarap talaga is pipino. So ito na yung ating sukang maanghang. At para sa ating pangatlong sauce, ang sweet chili sauce. Kaya naman, meron ako ditong 1 cup ng water. Nalagay ko siya dito sa aking sauce pot. Tapos ilalagay ko dito yung 3 to 4 chili or siling labuyo, yan, na ginayat ko na.
So, pakukuluan natin yan ng 5 minutes. At habang nagpapakulo tayo dyan, ngayon gagawa tayo ulit ng slurry. So, meron ako ditong half cup ng water. Then, 1/3 cup lang ng ating cassava starch yung gagamitin ko. So, halo-halo-halo muna. So, after 5 minutes, nalagay ko na yung aking 4 cloves ng minced garlic. Magyan natin ng 2/3 cup ng white sugar, 1/3 cup ng vinegar, at pakuluan muna natin or isimmer muna natin siya ng 3 minutes. So, after 3 minutes, magyan natin ng 1/4 teaspoon ng salt. Ngayon naman, lalagay ko na gradual ulit yung ating cassava starch at saka water mixture. Unti-unti lang hanggang sa ma-achieve mo na yung desired mo na lapot. So, malapot-lapot na siya. Medyo i-simmer lang natin ng mga 2 minutes pa. So, kung feeling mo napasobra ka, kagaya ko kanina napasobra ako, nagdagdag lang ako ng konting water para ma-achieve mo yung desired na consistency. Kagaya nito. So, okay na to. After 2 minutes, okay na ito. At ito na yung ating tatlong street food sauces. Meron tayo dito, sweet sauce, sukang maanghang, at ang ating sweet chili sauce. At syempre, dahil meron tayo dyang masasarap na sausawan, dapat meron din tayong masarap na isasausaw, yung paborito nating street food. Kaya naman, magluluto ako ng squid balls. Ilalagay ko siya dito sa aking mainit na mantika. Next naman yung ating chicken balls. Pag-iwalay-iwalay muna natin. At yung ating kikiam. Ayan, paboritong-paborito natin ito. Ayan, at syempre para sa iba pang mga products and recipes gamit ang holiday products natin, pwedeng-pwede mong i-check yung Facebook page ng Holiday Food Sphere o kaya naman yung Instagram Holiday Food Sphere PH. Ayan, or i-check mo na lang yung itong mga to. At saka yung link sa description ng video na to. Ayan, at syempre, kailangan no, matikman natin itong napakasarap na holiday street foods natin. Unahin ko tong kikiam. Actually, paborito ko lahat. Pero, unahin ko muna si kikiam. Kasi ang kikiam, masarap to isaw-saw dito sa ating sweet chili sauce. Sarap talaga kasi yung kikiam taste niya na hindi parang papel. Di ba may mga ganung taste? Kasi ang sarap. Yung sweet and chili sauce, perfect na perfect sa kikiam. Balanseng-balanse. Yung tamis, ang hang, yung mabawang, di ba? Tsaka yung may konting asim-asim niya, yung vinegar. Kapag putri talaga ito. Tayo, no? Next naman yung chicken balls. Ito bago to ng holiday. Gusto ko yung pinaghalo ng tamis. Ayan o. At saka may suka. Perfect. Sabi ko dati, parang awkward yung matamis, lalagyan mo ng suka. Pero nasubukan ko. Tapos dito sa chicken balls ko talaga unang nasubukan. Favorite na favorite ko na yan. Talagang merong kang malalasahang chicken dito sa chicken balls ng Holiday Food Sphere product. Ang sarap. Ayan. At syempre yung next natin yung ating squid ball. So yung squid ball, dito na lang ako sa matamis. Ang Holiday Food Sphere products, itong mga street food products natin ay mabibili sa mga CDO food stores nationwide. Ayan, i-check mo dyan. O kaya meron din naman sa Lazada and Shopee. I-click mo na lang. O kaya naman meron din ito sa mga palengke and supermarkets, groceries nationwide. Kaya, bilig na! Kaya naman kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo naman ng isa pang masarap na sausawan na pwedeng ipare sa barbecue, pwedeng-pwede mong i-check yung barbecue sauce, tatlo din yan. O kaya, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.